Tips on making an effective resume. So, by the way you pronounce this word is not resume, but resume. There's a Z sound in this word. So, what is resume? So, when you say resume, it is a tool that summarizes your skills, educational background, experiences, and other qualifications. It is also known as curriculum vitae, but this is more detailed type of resume. So, curriculum vitae kasi is more, mas kumpleto siya. Unlike the resume, the most important things lang ang nilalagay natin. When you say curriculum vitae, mas detailed, meron siyang height, weight, skin complexion, kung ano yung kulay ng mata mo, buhok mo. Unlike the resume, wala na, hindi na natin kailangan lagyan ng ganun. So, remember, resume is a sales tool in the sense that it helps you market your skill to a prospective employer. So, ibig sabihin, para mong binibenta yung sarili mo sa resume, sa paggawa ng resume. Yung skills mo kailangan para mo siya binibenta sa employer and sa manager na para tanggapin ka nila. Parang sinasabi mo na kailangan mo ko sa company mo. That's the importance of having an effective resume. So, what are the components of a resume? So, when you say components, these are the parts. Ano-ano ba yung mga parte ng resume? Saan tayo magsisimula at paano mo siya tatapusin? Number one or the first part is contact information. So, when we say contact information, include your name. Diyan, kita nyo naman. The name is Richard Arcus. Like for example, ako yan. So, your address. So, Block 10, Lot 1, First Street, Tanyong, Malabon City. Complete address po yan. Ha? Then, next will be your number, contact number. So, contact number, like for example, cellphone number, mobile number, landline, pwede rin. Pwede nyo ilagay dyan. Make sure it is always active na pwede kayong tawagan anytime. Okay, so next is your email address. So, email address, like for example, richardcruz@yahoo.com. So, make sure your email address is professional. What do you mean professional? Refrain from using juvenile email address. So, bakit wag gamitin ng juvenile? Like for example, may mga email address na ganito. I love you _forever@yahoo.com. Iwasan po natin yung mga ganong juvenile email address. Because when we say resume, that is a form of formal writing. Formal writing po yan eh. So, make it professional. Kailangan, or like for example, meron ding mga gantong juvenile email address like muamua_chupchup@gmail.com. So, hindi po natin kailangan ilagay. Kung sakaling ganun ang email address mo, so magpalit ka na lang ng email address. You can use another one or create a new one. Okay? So, do not write the word resume on the top of your resume. Why? Because the HR manager, supervisor, the employer, they know what a resume looks like. So, huwag mo nalagyan ng title sa ibabaw ng resume. Alam na nila yung resume, kung ano yung hawak nila. Alam nila itsura ng resume. You don't need to para ipaalalas pa sa kanila that is a resume. Alam na nila yon. Okay. Use readable professional looking fonts. Yan, importante rin yan. Like for example, yung ginamit kong fonts dito. Font style. That is Times New Roman. Pwede ka rin gumamit ng Book Antiqua. Kasi yun yung mga formal fonts na ginagamit sa gantong kasing documents. And yung size naman ng letter niya, siguro yung name mo mas maganda, 15 to 16 font size. Then yung address, mobile, email address, pwede siyang 13. That is the standard. Okay, sa contact information, dapat ang name is 16, 15 to or 16.
Tapos, the following address mo, mobile and email address could be 13 font size. Okay? So, that's it. Next part is objective statement. So, when we say objective statement, it's an optional part of resume. So, pwede namang wala yan. Pero, mas maganda, mas appropriate siya for fresh graduates. Mas maganda kung bagong graduate ka lang, wala ka pa namang experience na makikita ng employer mo na katunayan na ikaw ay meron kang maibagiging part sa kanila or meron ka ng alam sa magiging trabaho mo, siguro maglagay ka ng objective statement. Because you are telling, when you say objective statement, you are telling them what you can offer to the company. Parang sinasabi mo na ito yung magagawin ko, ito yung itutmay ko, contribute ko sa company mo. Like for example, in here, the first and second objective, ito yung objectives na ginamit ko when I was applying for teaching. So, to enhance my professional skills at the same time, be able to contribute my knowledge and skills in fulfilling the institution's mission and vision. So, nirelate ko kasi yung objective ko sa ina-applyan ko. Anong klase bang trabaho ina-applyan mo? At anong kaalaman ba meron ka? Anong skills ba meron ka? Kailangan kasi related yun doon, yung objective mo. Okay, for example, I'm applying for teaching. So, professional skills ko, di ba? To contribute my knowledge and skills based sa mission and vision nila. Kailangan kasi yung goal mo or yung objective mo naka-related or relevant sa mission and vision nila. Okay, to practice professionalism, competence through hard work. So, personal qualities, professional qualities. Yan nandiyan yung mga nakikita natin. Next, to secure a challenging position in a reputable organization to expand my learnings, knowledge, and skills. So, kung you're applying for our organization, pwede mo yung gamitin tong objective statement na to. So, secure a responsible career opportunity to fully utilize my training skills while making a significant contribution to the success of the company. Kung sa company naman kayo, nag-a-apply, so then you meron kang mga training and skills na alam, pwede mong gamitin yung objective na yan. Because nasabi mo rito, you're going to use your skills, diba, making significant contribution to the success of the company. Okay, next, a highly organized and hardworking individual. So, ito mas maganda to sa fresh graduates talaga. Hardworking individual looking for a responsible position to gain practical experience. Ito yung mga taong naghahanap pa lang na you are looking for experiences. Kailangan mo magkaroon ng parang experience sa trabaho. So, ito yung hinahan, ang pinaka the best na objective statement. Next, to make use of my interpersonal skills to achieve goals or of a company that focuses on customer satisfaction and customer experience. So, etong objective statement naman, the last one, especially you are applying for as a clerk, promoter, a salesman, so pwede kang mag-ano rito, pwedeng itong objective statement ang gamitin mo. So, that's the importance of objective statement. Next part is employment history. Since bagong graduate ka lang, lagay dyan employment history. So, skip mo muna yan. Kung sakali na lang na meron ka ng experience at may ilalagay ka na sa employment history mo, okay, so, ito lang naman yan. So, first part ng employment history, never put anything that is not 100% true. So, malalaman nila yan. Wag na wag kang maglalagay dyan sa employment history na ganito ka dati, ganyan ka, galing ka sa ganitong work. Remember, may mga company na nagpa background check, nagtumatawag yan sa pinanggalingan mong trabaho na sinasabi mo, inilagay mo ron. So, baka
malaman nila, so bad shot ka na kagad, wala ka ng chance na matanggap dahil sa ginawa mo. So make sure it is 100% true at hindi siya gawa-gawa lang. So begin with the most recent experience. Katulad ng ginawa ko, ni-start ko siya. Ang dati kong work is I'm instructor in Informatics College Manila bago ako napunta sa public school. So nag-start ayan, inuna ko siya. Tapos ano yung una-una kong work bago ako napunta ron. So always begin with the most recent experience. Latest na work mo, yun na ilalagay mo. Sa unahan lagi yon. Okay, each job mention must include the name. So nandiyan yung name, the address of the employer, di ba? Kita niyo naman, Informatics College Manila. Okay, so and also the inclusive dates. When you say inclusive dates, lagay niyo lang yung months, then year. Yun na yon. Okay? Do not state your past, present salary, reserve it for the final interview. Lagi nyo isipin, hindi nyo kailangan maglagay dyan ng salary. So, yung expected salary mo, hindi mo pwede ilagay dyan. Reserve mo lang siya for the final interview. Kasi may final interview ka pa naman pagdadaanan dyan. At for sure, tatanungin ka ng employer kung ano yung expected salary mo or ano yung dati mong salary sa past job mo o previous job mo. Tsaka mo na lang siya sabihin. Hindi mo na kailangan i-indicate sa resume mong salary. Okay, use spacing and bullet list. Katulad niyan, ginawa ko. Kailangan may bullet para hindi siya clutter tignan or kalat-kalat. Mas mahirap basahin or masakit sa mata. Lagyan mo siya ng bullet list. Then, proper spacing. Para medyo naka-separate siya. Baba, yung ano, hindi siya sama-sama. Maganda tignan. Malinis tignan yung resume mo. Okay, so number 4, education or educational background. Pwede rin. So, always start with the most recent educational attainment. Lagi naman, lahat naman yan. Lagi ka mag-start sa college. Kung may master's degree ka na, lagay mo yun sa unahan. Kung college graduate ka, bachelor, lagay mo rin sa unahan. So, secondary high school, wag nyo na ilagay yung elementary nyo. Hindi na kailangan yun. Kasi, kumbaga, meron ngang mga dapat nga talaga, ano lang eh. Pwede na nga yung college, lang, degree nyo lang eh. Yung pinaka, kung school nyo na lang in college ang ilagay nyo dyan. Huwag na nyo sa may secondary education. But, kung meron kayong mga magagandang, achievement ng secondary education, mas maganda isama nyo na rin para points nyo na rin yun. Okay. So, also include, ganyan pa rin, also include the name, the address of the school, year of graduation, inclusive lang din. Okay. Your degree, specialization, ano bang major mo. Okay, if you're taking Bachelor of Science in Secondary Education, what major? May major kasi, major in English. So, date, May 2, 2013, year of graduation. Okay, kung meron kang mga nakuhang award, like our, sabi nga, meron ka mga list, academic honors, scholarships, and extracurricular activities, lagay mo rin, points mo rin kasi yan. Sayang naman. Okay, you may start with the name of the school if it is very prestigious. Like for example, you're galing ka sa school sa University of the Philippines, yung mga kilala, that is the standard school of the Philippines, so be proud. So lagay mo dyan na pwede mong unahin yung school mo. Okay, so include also your GPA or grade point average or GWA percentage. Lalo na't hindi naman siya kababaan or kaayusan lang, pwede mo siya, points mo rin kasi yan. Okay, so all don't forget your list, your academic honors, di ba? Scholarships, kung meron kang extracurricular activities sa dating school mo, sulat mo rin yun. So kahit pa paano, ano yan eh, parang pinapakita niya na ganun kakasipag, di ba? Aside from having academics, di ba? Sinasabayan pa ng extracurricular. So, hindi ka ganun ka, ikaw yung taong marami, nagbibigay talaga ng oras pagdating sa ginagawa.
So, lagi kasing, mga ano kasi employer, talagang pag-interviewer, yung iba interviewer nga, graduate pa yan ng mga psychology, diba? So, tinitingnan nila kung anong behavior, attitude, determinated na tao ka ba? Ano ka bang klase? Iba-iba-iba ka ba ng isip? Yun na tinitingnan kasi nila, anong klase ka? Diba? Anong klaseng tao ka? Okay, so, that's it. So, next part is skills. So, when you say skills in this part, just include transferable skills. When you say transferable, ayan yung skills na kahit saan ka ilagay, kahit anong trabaho ibigay sa'yo, magagamit mo siya. For example, motivates others to reach them goals para kasing ano yan, managerial skills. Diba? That is managerial skills. Nagpapakita ka na you can work as a team. Diba? You can motivate other people na marunong kang makisama. May unity. Alam mo the word unity. Diba? Pwede kang, you are flexible. Pwede kang i-socialize with other people. Pwede ka isama sa kahit kaninong tao, anong klaseng tao. Okay? Next is, understand professional and technical aspects of work. Nandyan yung professional qualities. Okay? Kaya na may alam ka sa ganito, pag-handle ng machines, computers, whatsoever. Diba? Okay. Mahalaga rin kasi, tandaan nyo yung employer, binabayaran kayo niyan, gusto niyan, may natututunan din sila. Hindi lang yung, sabi nga eh, kinagawa mo yung trabaho, kailangan ipakita mo rin yung best mo na may bukod sa trabaho mo, may iba ka pang kayang gawin. Ganun kasi dapat. So, para mas malapit ka rin sa promotion. Okay? So, next, adapts to changing demands and condition. Parang personal qualities yan. Sa inyo, sinasabi ko sa inyo, changing demands, anytime, di ba? Anywhere, pwede ka. Sa trabaho, hindi mo unexpectedly may darating na problema, make sure you are a problem solver. When say problem solver, na meron kang kaya mo siyang i-manage yung problem and then find solution. Yung is lagi mo ring tandaan, you are a critical thinker, na you are full of ideas and thoughts, na meron kang laging best way, best steps para ma-overcome yung mga conditions, 'di ba? Yung mga changing of demands na ganyan, hinahanap na may mga nangyayaring hindi maganda. So kaya mo siya i-cope up or i-overcome. Okay, next is understands commercial and business principles, entrepreneurial qualities 'yan. Especially kung mag-apply ka sa marketing, yung may mga mag-handle kayo ng business, may customers, understand commercial. Kailangan kasi yung mga skills na yan eh. Yung socialization, interpersonal skills. Yung bang kaya mong makipag-usap, kaya mong meron kang convincing power na kaya mong i-convince yung customer. Meron kang, kasi ano yan eh, talent din yung pagkukonvince sa customer eh. Meron kang ano, alam mo kung ano yung pasikot-sikot, business principles, etiquette, alam mo kung paano i-handle ang customer. Mahalaga yan. Yun ang hinahanap nila dyan. So, yun lang. Tandaan nyo, yun yung mga hinahanap ng employer na kailangan meron ka. Sabi nga nila, hindi nila kailangan yung magaling ka sa other skills. Number one kasi dyan, yung say, like for example, company, nasa 1,000 ng employees niyan. Number one na tinitingnan nila dyan, marunong ka makisama. Diba? Marunong ka maki-joyride. Diba? To work as a team. Yun ang mahalaga kasi dyan. Kasi karamihan sa employer, ayaw nila ng may attitude. Yung bang, ikaw yung magiging cost ng kaguluhan sa isang company, sa isang team, hindi ka marunong makitrabaho sa ibang tao. So, malamang, kahit anong galing mo, kailangan ka nilang alisin kasi nga ikaw yung makakasira sa isang company. So, yun ang pinaka-importante. So, bukod lang yung galing. Bukod pa yung magaling ka, mas maganda sana kung magaling ka na, then you are also have character, good character. So, mas maganda, mas tatagal ka sa trabaho. Okay? So, next we have training. So,
When we say training, here include the title of the training. Yeah, like for example, the K-12 Basic Education Program. Was the organizer, kung organizer ba niyan is the school or merong private organization na nag-handle niyan. So, lagay nyo. Kung also the date, how many days ba yung seminar na yan or training na yan, lagay mo. So, also the venue, yung address, saan siya ginanap, and include trainings that have a bearing on the job position you are applying for. Remember, kung mag-a-apply ka, then wala naman palang bearing yung trainings mo na nilagay dyan. So, para saan yun? Diba? Sagot na, for so what? Oh, nag-training ako basketball, then you are applying for service crew. Oh, para saan yung training mo na yun? So, saan mo siya gagamitin sa company? So, make sure may bearing siya doon sa ina-applyan mo. Like for example, yung sa akin, teaching. So, ang mga training na nilagay ko is all about teaching. Diba? Okay, K-12, the new curriculum. Sa teacher orientation, building future professional, all about teacher din yan, teaching. Okay, so yun dapat. May bearing siya sa ina-applyan mong trabaho. Okay, next we have professional licensure certificate and certification. So, dito, just simply include the name of professional license or certification. Your rating, optional lang. Okay, it is an optional part for low rating. Kasi kung medyo mababa or pasang-awa, siguro mas maganda wag na. Di ba? Pero kung medyo maganda naman yung grades mo, umabot ng 80, 90, or sabi nga 92 o 91, di lagay mo. Points yan eh. Maganda sa mata eh. Maganda tingnan. Kung ako yung interviewer mo at nakita akong taas ng rating mo, eh, meron ka na kagad na ano sa akin. Na 1 point, kumbaga na. Wow, okay to ah. Okay, so also the date. Kung the date issued, April 4, like for example, April 4, 2014. And place of issuance, saan sa lugar siya binigay or saan mo siya nakuha, saan mo siya kinuha. For example, Professional Regulation and Commission. So, next we have honors and awards. So, dito, pwede ring include the title of the award. Siyempre, lagay nyo, for example, Leadership Award. Anong klaseng award yan? Anong honor ba yan? So, inclusive date, month and year, so, July 2015. Sponsor, meron ba organization niya? May nag-sponsor? Or sa school siya galing? O, lagayin nyo kung saan siya galing. So, ganun lang. So, always start with the latest, pinakabago, papunta sa pinaka-previous or luma. So, yun lang. So, next we have the last part, references and signature. So, in references, do not exceed in 3 references. 3 lang. Huwag isa, huwag dalawa. Huwag naman sobra sa 3. Okay? So, 3 lang, that's enough. So, ano yung mga dapat nyo ilagay? Hindi related sa inyo. Hindi mo tatay, nanay, kapatid, pinsan, o hindi ko kamag-anak sa madaling salita. Kailangan, like for example, kung may dati ka ng trabaho, your manager, supervisor, employer, pwede yun. Katrabaho mo dati, team leader mo dati. Kung fresh graduate ka naman, pwedeng yung teacher mo, your dean nyo, guidance counselor nyo, o yung mga taong malapit sa'yo, basta hindi mo kaano-ano na pwede. So, what is the purpose of character reference? Bakit ba meron yan? Kasi dyan tatawag yung company ina-apply mo to know about your character. Titingnan nila anong performance ba meron ka, anong behavior, attitude, paano ka ba magtrabaho, panay absent ka ba, diba, masipag ka ba sa trabaho, wala ka ba nakakaaway, o araw-araw ka may nakakaaway, dyan kasi nila malalaman. Okay, kaya make sure ilalagay yung number dyan active anytime, pwede nilang tawagan. Okay, so wag nyo rin pepekein yan kasi sabi ko nga sa inyo, malalaman nila at mas masarap kumilos nang yung ginagawa mo is totoo. At least wala kang iniingatan. So, yan lang naman nyo. Huwag kang sobra sa 3 references. 3 lang, pwede na yan. Tapos, contact number, anong position nila, address, saan sila nagtatrabaho, business contact details, yun lang.
So, pag nagawa mo na yan, that's it. Then, the last part is signature. Yung signature, ito yung medyo controversy. Kasi, marami siyang, medyo naliterin ako dito. Kasi may mga nabasa akong reference na dapat walang signature ang resume. Meron namang dapat meron. So, nag-search ako, inaanap ko, ano ba talagang totoo. So, nakita ko siguro based sa country nga applyan nyo. Kung mag-apply kayo sa, like for example, sa United States, sa US, or sa Western country, kasi sa kanila, hindi binalagyan ng signature ang resume. Kasi ang reason naman nila, there is a cover letter, meron namang cover letter, why we need to sign our resume, and nandun na yung signature namin sa cover letter, and also our name. So, yun yung mga one of the reason nila. Sa other country naman, meron ding nakalagay na ganito, during interview, tsaka lang hintayin mong sabihin sa interviewer, sign your resume, tsaka ka lang pipirma sa harap ng interviewer. Okay? But here in our country, Philippines, kailangan kasi may signature ang resume. Especially kung nag-a-apply ka. Ganito kasi yung Pinoy eh. Make it authentic. Laging sinasabi, gawin mong authentic yung document. Paano mo siya gagawing authentic? Pirmahan mo. Okay? Kung mag-a-apply ka ng walang pirma, hindi siya authentic. Diba? So, kailangan, kaya ako, pag nag-apply ako, lagi may signature. Nagpapasa ako sa mga kampa, may signature. Ganun kasi. Siguro, depende sa culture, sa lugar, sa place ng a-applyan mo. Doon ka na lang siguro mag-base. Kasi, pero kung dito ka mag-a-apply sa atin, make sure, sabi ko sa inyo, wala pa kayo na-applyan na hindi sa walang pirma, lagi kong pinipirmahan. Meron pa nga akong in-applyan na nakalimutan ko yung pirma, sinabi pa sa akin niya, pirmahan mo. Diba? Kung para kasi saan sa culture kasi natin, para malaman na, diba, sa'yo talaga yan, based on your knowledge, totoo lahat na nilagay mo dyan, pirmahan mo. Ganun kasi dito.